Nakita ko lang sa inyo yung nursery namin kanina. Tapos, iniliwer siya sa bahay. So, Sorry, this is my working mom and today is Monday, so another start new week. So this is my vlog after ko magkaroon ng injection. So napabaksin ako, guys, kasi syempre sabi nga nila we just do our part, no? So after ko magkaroon ng injection, nilagnat ako like 2 days and then 3 days, nilaglat pa din ako. Pero, hindi na ganun katindihan like dun sa unang araw, dalawang araw. So, yun. Yun. Oh, medyo okay na ako. Medyo mainit-init ako konti. But it's okay. Keri naman. Kaya ko nang kumilos. So, dahil ilang araw akong nakahiga. So, marami akong lipitin, marami akong lilisin, marami akong nalabhan, dami kong tambak na kamatis, as you can see, at may dakong kalat. So, kailangan natin mag-start ng mag-kilos-kilos. So, parang, syempre, diba, yung usually, usually, nag-start ang morning with a coffee, so, magkakape muna ako, guys, and then mamaya, pila tayo. Actually, ang almusal ko is pansit. Ay, yun ang paborito kong pagkain with umagat. Yun ang pansit is parang, yung pansit is parang kadugtong na ng buhay. Kung pampahaba ng buhay. Last 2 days, bumili kami ng itlog. So, ang target kasi namin, guys, yung may presyo ko sa palengke. So, kung ano yung paninda ko sa palengke, ganun din yung ilalim ko dito. Yun ang aming target market. So, mag-umpisa kami sa mga ricado. So, may yung ricado namin, guys, medyo mabili siya ubos. No, kasi ang tao, tamad na pumunta ng palengke. So, usually, bumibili na lang sila ng mga tingi-tingi. No? Kung napanood niyo yung last vlog ko, yung previous vlog ko about sa tingi-tingi. So, kailangan yung bibilin mong ricado is sakto lang na maubos within 3 days na nun. Kasi pag lumampas na siya, minsan nabubulok, diba? Sibuyas, minsan lumalambot na siya. So, kailangan yung supplies na ibibilin mo is pasok siya sa time frame mo na parang 3 days, ganun lang. Tapos mamimili ka ulit. Para fresh lagi ang iyong paninda. So, yun. Ang binibili namin dito is kilo-kilo yan. Minsan, pag ang kamatis, usually ang kamatis, guys, mas magtaas yan. Mas magbama, magtaas. Kadalasan, mataas. So, yun. Medyo mahal ng benta namin kasi na medyo mataas ang kuha namin. So, ayun. Maganda yung pag ang ricado masili. Kalamansi kasi marami, di ba? Kagay ng kamatis sa siya kasi bulos, medyo buntuhan talaga yung mga bumili ba. Minsan, hindi siya maramihan, kumbaga. So, madali, mahirap i-adjust yung pagsusukat ng panititinda mo. No? So, I hope niya na get niyo yung point. Pero anyways, yun nga, gusto namin ang concept is dadalhin namin yung ano yung paninda namin sa palengke, dadalhin namin sa bahay. Kasi hindi na sila lumayo. No? May palengke na kalipa pa ng konti dito sa tindahan namin. So, yun. Kasi nakita namin na medyo dahil pandemic at karamihan ng inuutusan ng magulang is bata. So, hindi naman sila makapagpunta ng palengke kasi limited lang ang pwedeng pulot sa palengke. So,
ang nice namin, dali na lang yung paninda namin dito sa bahay. So, mapapansin nyo guys, mayroon ako mga sabit-sabit din sa harap ng tindahan ko dahil yun nga yung purpose namin. So, yan naman ay pinaalam ko din sa HR namin kasi lahat po nang talagang gagawin mo dito sa Isipino Village, kung anong gagawin mo, kailangan ma-inform mo yung HR. Yung HR namin is yun yung ruling. So, ito yung kadong binibenta namin. Tapos, dinidisplay naman sila sa labas. So, ito ang puhunan is like 60 pesos. So, binibilang natin kung ilan piraso yan. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, 14, 16. 16 pieces. So, ang binta namin ito, mga nasa 5 piso isa. Then, ito nasa bali 70. So, tatlo dos. Yan yung benta namin. Tapos ito, sili namin is 5 pesos ang isa. Ayan. Ito, tuyo. Ito ay nasa 13 pesos isa. Then, meron kaming litado, ang sibuyas, may tuyo. Lahat yan, didisplay namin sa labas. Okay? Didisplay namin. Ayan guys, na-display ko. Na-display ko lang. Dito yung labahita, tuyok, tsaka yung daing. Pero hindi kami form dito nung GCash. Kasi para mas may record kami at para hindi double cash out. Then yung sibuyas. Ito guys yung bago namin, yung melty at tsaka ito yung graham, yung graham overload. And then, ayan, mga paninda ko sa kabilang tindahan nandyan. So, cornstarch nandyan. Yung kamatis at saka kalamansi, hindi ko na nilagay dyan kasi madaling mabulok. So, mas maganda na nandun sa loob para hindi na-re-ref namin. Unlike na nakasabit. Ayun sa loob. Pag may bumili sa kanila lang namin bibigyan. Okay. A few moments later. Guys, I am back. So, dito sa kabilang tindahan namin. Tapos, magsasara ako kasi 7 o'clock na. So, magko-curfew na. So, kailangan ko na magsara. Mag-i-igress na ako. Pwede mong pawis ako guys. Kaya na pa ako nagbubuhat. So, bahay na ako. So, kanina nakita niya naman na nagsara ako sa palengke. At ngayon naman ay nagsara na rin kami dito sa bahay kasi may curfew. So, ang curfew namin dito is 4 a.m. to 8 p.m. So, pag mga tindahan naman, binibigyan naman ng consideration na magsara ng late. So, 10 p.m. yung maximum na oras na pwede magtinda is 10 p.m. So, ayun, nagsara kami ng mga 9:30. So, as you can see, maraming mga hugasan dyan kasi may bumili-melty kanina. So, medyo maraming hugasan dyan. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung grocery namin kanina tapos diniliver siya sa bahay. So, itong bigas diniliver niya na suki ko kanina. So, bukod yan guys. Ito, yung actually guys, yung iba, na-display na namin. At lalo na yung mga chicherya. So, dinisplay na namin. Tapos, yung iba, nilagay na namin sa mga standee. So, kasi yung iba, hindi puno kasi nga na-display na namin. So, itong natira, bukas ko na lang siya i-display kasi maglilinis ako ng general cleaning ako sa tindahan bukas. So, yan. At meron din dito. Yan, andyan na sila. Puno na ulit yung aming display. Yan. Then, ito mga noodles.
dito, noodles, cup, tapos, dilata. Yung iba na nalagay ko na kanina, lalo na yung mga sardinas. Kasi alam mo yung fast moving din yung sardinas ngayon, guys. Alam mo, pagsasap yung mga tao ngayon. So, mga instant ang laging binibili. So, other than that, meron pa kaming stock dito. So, ito yung itlog ko, guys. Mura lang itlog namin. May 6 pesos. May 5 pesos. Kasi direct to supplier kami. Ayan. So, itong box na to, may mga laman tong stocks. Kaya ko binilagay dito kasi, yun nga, for the safety. For safety talaga, no? Kasi alam mo na, alam nyo naman kung sinong kalaban natin sa mga ganitong negosyo. So, ayan. Ayan, guys, this is a wrap. So, nakita nyo naman yung grocery namin kanina. So, kailangan ko bukas maaga magising kasi maglilinis ako at magdi-display ako bukas. So, mag-general cleaning ako bukas. So, samahan nyo ako kasi may isi-share ako sa inyo. Nag-order pala ako ng standy at saka mga food storage. Isi-share ko sa inyo yan bukas. Kasi, malaking bagay din siya sa sari-sari store. So, malaking tulong siya sa atin. Kaya, i-share ko siya sa inyo bukas. So, for the meantime, gusto ko muna magpaalam sa inyo. Salamat pala sa lahat na nag-subscribe sa channel ko, mga nag-comment, nag-share, nag-like. Thank you. At sa mga nanood sa latest premiere ko, thank you guys. Thank you kahit na hindi ako nakahalos, munti ko nang hindi maabutan, ay salamat pa din. At hindi ka pala subscriber sa channel ko, paki-click na lang subscribe button. Sama mo na yung bell para ma-notify ka pag may bagong update sa channel ko. At kung gusto mong mag-join sa aking community, yung join button dyan at pili ka na lang ng perks. So, muli, this is my working mom. See you again on my next one. Bye!